May maliit na bukol sa leeg, ganyan daw pag walang kahalikan. Char, maaaring namagang kulani lang yan. Alam nyo ba na lahat tayo may kulani? Normal lang yan and hindi mo talaga makakapa. Ang hindi normal ay ang namamagang kulani. Yan yung nakakapa mo na. At alam nyo rin ba na ang kulani hindi lang nahahanap sa leeg? Meron din yan sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng kilikili, chan, baga, singit at tuhod. May iba't ibang kulani sa leeg o cervical lymph nodes. Cervical ibig sabihin na sa level ng leeg. Anterior cervical lymph node, ito yung kulani sa harap ng muscle sa leeg, ang sternocleidomastoid muscle. Namamaga ito pag may infection sa tenga, lalamunan o ilong. Posterior cervical lymph node sa likod ng muscle, namamaga ito pag may infection sa scalp tulad ng ringworm o infection sa baga tulad ng tuberculosis. Submandibular lymph node sa ilalim ng panga, namamaga ito pag may infection sa mata, ngipin, tenga o ilong. Submental lymph nodes sa ilalim ng baba, namamaga pag may infection sa ngipin. Supraclavicular lymph nodes sa may collarbone, namamaga pag may infection sa baga. Ulit tulad ng tuberculosis. Para saan ba ang kulani o lymph nodes? Parte sila ng lymphatic system na pumoprotekta sa katawan natin mula sa infection. Kabilang sa lymphatic system ay ang spleen at tonsils natin. Kumbaga, ang lymph nodes natin ay gumagana bilang filter para matrap ang bacteria, viruses o fungi bago pa sila makapunta sa ibang parte ng katawan. Ang namamagang kulani ay usually naglalast 2 to 6 weeks only. Pag more than 6 weeks, huwag binabaliwala ito lalo na pag hindi masakit. Magpakonsulta na para malaman kung ano ang nagbibigay sanhi sa namamagang kulani mo. Kailangan ba ng antibiotics para mawala ang namamagang kulani? Depende. Kung bacterial, kailangan. Pero kung virus naman ang cause nito, kusa siyang mawawala. Paano malalaman kung bacterial? Magpakonsulta sa doktor. Huwag mag-self-medicate kasi pag mali ang pag-take ng antibiotics, lalo mo lang pinapalakas yung bacteria. Possible kaya na yung namagang kulani ay dahil pala sa cancer? Yes, pero 1.1% to 3% lang naman. Pag infection ang cause ng pamamaga, usually masakit ang kulani pag pinindot mo. Pero pag cancer ang cause ng pamamaga, usually hindi masakit ang kulani pag pinindot mo. Kasabay ang ibang sintomas tulad ng biglang pagbawas ng timbang, night sweats, loss of appetite at madaling magkapasa. Ang mga pwede mong gawin sa bahay pag may namamagang kulani ay mag-apply ng warm compress for 15 minutes 3 times a day at pag hindi mo matolerate ang pain, pwede ka uminom ng paracetamol 500 mg 1 tab every 4 hours as needed for pain. Pag may iba kang sintomas na nakakasagabal, magpakonsulta agad sa doktor. Ligtas ang may alam. Hanggang susunod, take care!